Sinisan niyo! Kapunin yung dalawa! Dapat din natin makatakas ngayon, Binong Ibarra. May naisip akong paraan. Paano kaya kami pagpalit natin ating mga damit? At bakit? Para malito sila. Kung sakali makita nila ako, iisipin nila na ako si Jesus Tumay Ibarra. Baka naman ikay mapahamak. Wala na tayong maisip na paraan. Ubus na ang ating oras. Tulak natin to, Ginong Ibarra. Tumakay ka na sa bangka at magtago ka sa dahon. Tutukan niyo ulit! Alam siguro hindi kami sitado, Ginong Ibarra. Buenos días, Doña Victorina. Kapitan, kalahati lamang ang takbo ng makina. Maaari ba natin itong bilisan? Bilisan, mapupunta tayo sa mga palayan. Mangyayari may walang magandang lawa sa lupain ito. Ang lunas ay napakadali, ngunit bakit wala nag-aisip nito? Magbukas ng ilog na gawa sa kanal at sahan ang dating ilog pasig. Ngunit Ginoong Simon, saan ka kukuha ng pundo upang ipambabayad sa mga gagawa? Hindi kailangan din, Dr. Jo, pangkat ng bilanggo na ang gagawa. Ngunit wala kang sapat na bilanggo! Kung gano'y, hayaan natin ang mamamayan na gumawa nito, bata man o matanda. Ngunit kaguluhan lang ang may idudulot nito. Mga kaguluhan? Bili nagkakatuwa kayo dyan. Pwede ba ko sumali? Ayos lang, Senior Simon. Ikagalak pa namin. Pwede niyo ba kong saluhan uminom? Kasi may mga inumin ako dun. Maraming salamat, Ginoo, subalit hindi kami umiinom ng alak. Hindi umiinom? Sabi nga ni Padre Kamura, masama kong tubig na puro ang iniinom. Pabati mo po kay Padre Kamura, kung tubig na lang po ang iniinom niya, ay mas nakakabuti po ito sa lahat. Alam naman natin ang tao sa mga Pilipino ay tubig, at yung kastila ay apoy. Alam naman natin lahat ang pumatay sa apoy ay tubig. Ganun ba? Kailan naman mangyayari ang kababalagan nito? Ito ay hindi kababalagan, Senyor. Ito ay batas ng kalikasan. Will you pardon namin? Para napakatapang mong sumagot kayo na kay Senyor Simon. Halos kinatatakutan. Para namumukhaan ko yun. Siya ang kayumangging kardinal na matalik na kaibigan na Kapitang General. Ganun ba? Alam mo ba anak, kasusunod mong karawan, maaari ka nang magsuot ng salya. Talaga po, itay? Oo, anak. Oh, padre, napadalaw kayo. Nandito kami para maningil. Ha? Maningil para saan? Para bayad sa lupa. Ha? Magbabayad ako sa sarili kong lupa? Ano na nga? Akin ang lupang ito! Huwag yung satay sa iko! Uliin niyo ang tahong yan at gawing kawal!
2,000 ang kailangan niyong bayaran para hindi mapatay ang iyong kapatid. Matagal-tagal na din ang huling punta ko dito. Naaalala ko pa rin ang mga pangyayari, sariwa pa ang lahat sa aking isip. Mayroong kailan lang ang sakit ng sinapit ko. Dino, maaari ko ba kayong tulungan? Ano ang ginagawa mo sa gubat na ito? Walang gala na po, pero nakarang taon na po at dito mismo sa kinatatayan ko ang una tayong nagkakilala. At kung hindi po ako nagkakamali, kayo rin po ang una nagsabi sa akin ng pakikiramay. At sino sa tingin mo? Isang taong kinikilala kong dakila at higit sa lahat, isang taong alam kong patay na, kamatayan na labis kong dinamdam. Isang napakalaking lihim ang iyong malaman. Hindi mo ba naisip na maaari mo itong ipahamak? At totoong nawala ako 3 taon na nakalilipas. Pero narito ako upang nakilain ang nag-iisa kong tunay na kaibigan na ibinuhos niya ang kanyang buhay para ako'y mailigtas lang. Pero ngayong nagbalik na ako para ipagtutuloy ang nasimulan ng aking kaibigan. Iligtas ang mga Pilipino at ang mga kabataan na walang ginawa kundi sumunod, magpakaalipin at hindi na pinakikinggan. Nagkakamali ka, Ginoong Simon. Ngunit kundi pagpaaralan ang wikang kasila, hindi pakikinggan ng pamahalan ang mga kabataan. Ang wikang ito ang magpapabuklod sa mga Pilipino. At ano? Anong mapapala mo kung ikaw ang makakapagtapos? Makikita mo ba na malaya ang iyong bayan? Hayaan mo ba mabulok ang bangkay ng iyong ina at kapatid sa ilalim ng lupa? Pero, ano ba ang gusto mong gawin ko? Isa lamang akong hamak na estudyante at hindi naman pwede-pwedeng hukayin ko ang bangkay ng aking ina at harap sa pamalaan at magbintang ng kung sino-sino ang Kastila. Ngayon, nalaman mo ang isang lihim ko. Samahan mo kong iligtas ang ating bayan at gisingin ang mga kapwa natin Pilipino na ligaw sa kapiran at pamagsakin natin ang pamalaan. Pag-iisipan ko, Ginoong Simon. Mamamatay ang mga mahihina at lalabas ang katotohanan. Kunting pagtitiis na lang, makakabit ko din ang tagumpay. Ito po rin ako ulit naman kanyang asawa. Akin ang lupang ito! Ginoong Kiroga, kumusta? Mahirap. Mahirap ang negosyo. Anong mahirap? Iniligtas kita sa maraming opisyal na humingi sa iyo ng pera. Pinautang ko sila para hindi kanila maabala. Pero hindi, Simon. Marami din lang may utang sa akin. Hindi ko sila masingil. Wala din silang ibinigay na resibo sa akin. Para aking masingil. Kung ganoy, ilapit mo sila sa akin. Ah, Kiroga. May ilan nga pala akong ipasok sa iyong kahon na baril. At itago mo ito sa mga kawali. Hirap at panganib yan, Senyor Simon. Huwag kang matakot. Ako bahala sa'yo, Ginoong Kiroga. Oo, siya, ha? Ikaw na bahala dyan, ha? Basta ako hindi sabit dyan. Ginoong Simon, sangayon ka ba sa Akademiya Kastila? Sa totoo lang hindi, dahil ang lingwahe ay magkapangyarihan sa data. Ay punto nga, binuhin mo.
walang modo na talaga ang mga kabataan ngayon. O manino po, Ginoo, ibat kayo ang dahilan kung bakit nabigo ang plano namin matatag ng Akademya ng Wika Kastila. Ako nga, kaya dapat niyo akong pasalamatan. Anong pasalamat? Alak niyo bang dagdagan ng 40 wika ng ating bansa? Lalo na tayong hindi magkakaintindihan dyan. Ngunit Ginoo, kapag laganap ng Wika Kastila, mas lalo tayong mapapalapit sa pamahalaan at mas lalo tayong magkakaintindihan. Dahil sa ginawa mo, mauudlot ang pag-unlad ng Pilipinas. Isang malaking kamalian. Anong gusto yung gawin? Patayin ang iyong katauhan? Paubayang iyong utak sa ibang mag-iisip, lalo na kayong maging pilay at pipi. Sabihin nyo, Ginoo. Ang wika ay salamin ng kaluluwa. At kapag inalis yan, wala ng katarungan. At habang buhay na kayong nagagapos sa kamay ng Espanya at walang kalaya. Iyan ang iyong paniniwala. Ngunit sa pamamagitan ng pagsasawalang buhay, hindi nyo kami mapipigilan. Ibuhayin namin ang aming mga pala. Nasa amin ang panig ng batas. Kami ang nasa matuwid. Basilio! 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 Oh, Ginoong Simon, anong sadya mo? Andito ko sa dalawang bagay, kamatayan mo o kinabukasan mo. Po, di ko po kayo maintindihan, Ginoo. May plano ako pasabugin ang pamahalaan. Ngunit ito'y masama, Ginoong Simon. Punta ka sa pamahalaan at kunin mo ang pinakamamahal kong si Maria Clara. Ngunit Ginoo, matagal nang wala si Maria Clara. Paano nangyari yon? Hindi mo lang niya nalaman na ako'y buhay pa. At hindi niya nalaman ako at ako'y nagbalik na. Olita? Ang ganda ng ilaw na galing kay. Ay, namatay sa mga. Oh, Senior Dimon, bakit ikaw nagmamadali? Huwag kayo ang giruan, nagmamadali ako. Dala niya pa regalo? Oo, dala niya. Kung kayo'y maghanda na kayo. Huwag kang mag-alala, madali naman yung ayusin. Ayos, sandali. Susto mo, Ibarra? Uwi sa Dani. Saan niya pupunta? Pupunta kami si Paulita. Kailangan ko siyang makausap. Sandali, huwag ka na pumunta doon. Ngunit, baka ito na ang huli naming pag-uusap. Huwag ka na pumunta doon. Makinig ka. May dinamitang susabog kahit anamang oras. Kaya utang na loob. Huwag ka na pumunta doon. Ngunit, iba na siya bukas. Sagali! Biro iyan. Ano ba kayo? Huwag kayong mabahala. Hindi mo siguro totoo yun. Ngunit ito'y nanggaling sa isang taong matagal na patay. Tunay ang masamang biro ito.
Ngunit ito'y sulat, kamay ni Kristostomo Ibarra. Hindi kaya gusto niya tayong patayin? Huwag niyo nang alalahanin po. Tuloy ang siya. Isagani? Kakaloobin to ng Diyos